Good morning! I am Teacher Joy. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman po si Teacher Julie Joy. At ngayong umaga, meron tayong bagong tutorial lesson na ituturo sa inyo. Okay? So ito yung kung paano i-record ang ating PowerPoint presentation. So for example, gusto mong mag-present, ayaw mong ipakita yung mukha mo, yung boses mo lang ang gusto mong marinig nila. So ganito po ang gagawin natin. Of course, kung meron kang ganitong balak na paraan kung paano i-present yung iyong presentation, unang-una, kailangan mong magkaroon ng PowerPoint presentation. Okay? So, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano i-record ang ating boses gamit ang PowerPoint presentation. So, ito na. Pero bago nyan, guys, gusto ko munang hilingin, okay? Hingin sa inyo ang inyong support sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel, pag-like sa video kong ito, kung gusto nyo namang i-share, feel nyo i-share sa mga kaibigan ninyong nangangailangan din ng ganitong tutorial, then you may do so, okay? So magpatuloy po tayo, bilisan natin kasi alam nyo na, marami tayong mga gawain na kailangang matapos at hindi na dapat sinasayang ang oras. O-open tayo ng isang presentation, let's take for example, this one, presentation ni Ma'am Flor. Ayan. Shout out kay Ma'am Flor. Gagamitin ko yung kanyang presentation as an example to this video. Okay? So, nandiyan na tayo sa presentation ni Ma'am Flor. And then, i-re-record natin ang boses natin. So, kapag naka-open na yan, punta lang po tayo dito sa my slideshow. Ayan, slideshow. Ayan. Pag na-press na yung slideshow, makikita mo sa baba, record slideshow. Ayan, pindutin natin yan. And then after that, meron tayong makikita na start recording from beginning and start recording from current slide. Para mas madali ang ating pag-record at kumbaga, pwede nating ma-erase yan slide per slide. Dito tayo sa start recording from current slide. Ayan, pindutin na natin siya. Ayan, and then may mag-a-appear dyan, record slideshow. And then select what you want to record before you begin recording. Naka-check dyan yung slide and animation timings. And narration ink and last, laser pointer. So, naka-check yan. Since naka-check po yan, hayaan nyo na lang na naka-check yan. Huwag ninyo yung i-uncheck. Punta lang po tayo dito sa my start recording. Pindutin ko na. Ayan, magre-record na po siya. Nag-start na siya. Once na nag-start yung timer, nagre-record na siya. Okay, for example. Good morning. May we have or may we do this task 3, which is write your answer to each item on your answer sheet. Nagre-record na po siya. Number 1 is this one. There are 68,953 seedlings and then babasahin mo siya until the end of your paragraph or yung problem kung ano man yung iyong pre-present, okay? So nag-record na siya and then pindutin mo yung pangalan nito, stop. Then check natin. Okay, check natin ha. Check natin. So kapag i-check natin, makikita ninyo yung parang may parang bell diyan. And then, pindutin mo lang siya dyan and then, i-play mo siya. Ayan, nagre-record na po siya. Nag-start na siya. Once na nag-start yung timer, nagre-record na siya. Okay, for example, good morning, we have or maybe do this task 3, which is write your answer to each item on your answer sheet. Nagre-record na po siya. Number 1 is this one. There are 3,950 and the top ayan, so, ayan, nagets nyo kung paano i-record yung boses. First slide yan gagawin natin. For example, gagawin ulit natin yung second slide. For example, meron siyang 10 minutes times timer. Sample lang naman ito, guys. Okay, for example, yan. Timer. Okay, tingnan natin, ha. For example, yan yung presentation mo sa second slide. Okay. So, again, punta ka sa slideshow. Ulitin natin yung proseso. Slideshow and then record slide. Punta ka ulit sa start recording from current slide.
And then, record or start recording. Ayan. Kita nyo? So, once na nag-start yung timer dyan, nagre-record na talaga yan. So, for example, sabihin mo, class, I'm going to give you 10 minutes to do this activity. You may now start doing it. Ayan, nagre-record na siya. Let's check. And then, pindutin mo yung stop. And then, tingnan natin. Check natin, ha? Okay. Ayan, hindi siya nag-record. Ulitin natin. Ayan, meron na. Ayan. You may now start doing it. Ayan, nag-record na siya. Let's check. And then, o, diba? Bongga. Okay. For example, may we have this one. Third slide, for example. I-record natin yung third slide. Nasundan nyo na ba? O, next. Ito. Yung third slide na to, lagyan mo ulit ng voice record mo. So, punta ka ulit sa slideshow. And then, record slideshow. After that, punta ka sa start recording from current slide. And then, start recording. Ayan, punta na siya dyan. Ay, pero dati na siyang meron palang voice record. Delete lang natin yung voice record niya. Ah, oo nga pala, nakalimutan kong ituro sa inyo kung paano i-delete yung voice record na halimbawa nagkamali kayo. Okay? Punta tayo sa slideshow. And then record slideshow. And then start recording from current slide. And then start recording. Ayan, mag-start na siya ng mag-record. Good morning, good morning, good morning. For example, yan ang sinasabi mo. This is number 2 problem. May we read it, class? For example, yan ang sinasabi mo, no? Mr. Rivera bought some appliances worth 85,000. For example, ganyan ang sinasabi mo, ano? And then, you end it. Ayan. Ayan. Check natin, ha? I-play natin kung nag-playing, nag-record na siya. O, diba, bongga? Ayan, nag-record na siya. And then, for example, nagkamali ka, guys. Nagkamali. Ang gagawin mo lang, siyempre, stop mo na yan. Stop mo na siya dyan. And then, punta ka lang dito o sa my side. Ayan. Kailangan mo i-click yan. And then, backspace. O, diba? Bongga. Na-delete na siya. Ulitin natin. I-record halimbawa natin ito. Record slideshow. And then, start recording from current slide. And then, start recording. Ayan. Nandyan na siya. And then, pindutin mo, for example. Okay, guys, this is number 2 problem. May we read it? For example, oh, ganyan ang sinasabi mo. Ayan, nagre-record na yung sinasabi mo. Pindutin mo lang yung right arrow para mag-stop siya. And then, there you have it. Nakapag-record ka na ng iyong boses. So, yan po. I-play na natin. Oh, diba, bongga? Ang ganda. Oh, ganun lang yun. So, for example, ayaw mo ipakita yung mukha mo, ganyan na lang ang gagawin mo, diba? Kung hindi ka man nakapag-ayos, di ka ready sa mukha mo, ipakita mo, kagaya ko, diba? Laging nagmamadali, kaya i-record na lang yung boses. Anyway, natural lang naman yung boses natin, diba? Pwede ka rin mag-script dyan at tingnan mo na lang yung script mo. Anyway, hindi ka naman makikita. And mag-acting ka na lang na talagang natural lang yung pag-i-explain mo ng iyong presentation. Okay? So, natandaan nyo ba yung steps kung paano mag-record ng voice mo gamit ang PowerPoint presentation? So, ayun. Salamat sa nag-request kung paano gawin ito. Dahil sa iyo, bigla akong gumawa ng isang tutorial na walang preparation. Okay, so guys, magpapaalam na ako. Nagmamadali ako. And bye-bye. Have a nice weekend to everyone. Bye-bye.